Minsan may mga bagay sa mundo na hindi mo malaman kung bakit ito nangyayari. May mga bagay na ginawa mo ang lahat para sa kanya, pero paano kung magbago at sa iba ka napunta? Paano kung sa oras na malaman mo ang totoong dahilan, pero huli na? Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Nais ko lang ibahagi ang kwentong pinagsisihan ko pero huli ng lahat. Ako nga pala si Albert. College na ako nang makilala ko si Bella. Isang mabait at magandang babae. Third year college ako noon. At second year college naman po siya. Niligawan ko siya at pagkatapos ng tatlong buwan ay sinagot niya ako. Naging kaming dalawa, sobrang bait niya at mapagmahal. Mahalaga po siya at wala akong masabi sa kabaitan niya sa akin. Pagkatapos ng graduation ko ay nakapagtrabaho na agad ako. Isa akong architect graduate at nakapasok sa isang malaking kumpanya. Siya naman ay patuloy pang nag-aaral at graduating na rin po siya. Pagkatapos ng kanyang graduation ay nakapasok na rin po siya agad sa trabaho dahil sa mid-tech graduate po siya. Pareho na kaming may mga trabaho at masaya ang aming pagsasama. Tuwing wala kaming pasok dalawa kung saan-saan kami pupunta at gumagala para mag-enjoy. Halos buong buhay namin pareho ay sobrang saya ng mga panahon na yun. Makalipas ng ilang taon dahil may ipon naman po kami, napag-isipan naming dalawa na gumala kahit saan dito sa Pilipinas. Sabi ko, total hindi pa naman kami kasal at wala pang plano dahil gusto mo namin mag-enjoy sa buhay naming dalawa. Pupunta kami kung saan pwede pasyalan dito sa Pilipinas. Halos enjoy kaming dalawa sa aming pamamasyal. Minsan parang meron akong napansin sa kanya. Isang beses pumunta kami ng Boracay. Nagugulat ako sa kanya dahil bigla-bigla lang po siya nagagalit ng walang dahilan. Mainitan ang ulo niya at daming sinasabi, lalo na nang nawala ang kanyang wallet. Hindi ko naman talaga alam kung ano ang dahilan niya. Isa pa, tagal na naming magkasama, ngayon lang kami nagkaganito. Hinabaan ko naman ang pasensya ko at iniintindi ko siya ng mga panahon na yon. Pero pagbalik naming dalawa sa Maynila, may mga oras na ganun pa rin siya. Halos ako na ang nag-aadya sa kanya dahil sobrang mahal na mahal ko siya. Pero habang tumatagal kami ay parang palala na naman po siya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at isang beses sinabi niya sa akin na gusto na niya akong hiwalayan. Sobrang lungkot ko noon ay naiyak ako kung bakit ito nangyayari sa amin. Halos nag-iipon na rin ako para magpakasal na kami. Pero paano mangyari kung ganito siya? Habang patagal na ang panahon ay nag-iiba naman ang pag-uugali niya. Mas lalo akong nasaktan nang tuluyan niya akong hiwalayan
At sinabi na rin sa akin ng mga magulang niya na sundin ko na lang ang gusto ng kanilang anak. Makalipas ang 4 na buwan, nagdesisyon akong lumuwas papuntang Amerika at doon magtrabaho. Dahil gusto ko na rin makalimot yung gusto kong kalimutan ang isang taong minahal ko ng sobra, pero kailangan kong iwanan dahil hinihiling ko niya. Pagkatapos ng 2 taon ay may nakilala kong isang Pinay din at sobrang mabait din po niya. Sa pagkakataon na ito, nagdesisyon na ako na pakasalan siya. Nagkaroon kami ng isang anak na lalaki at nasa Amerika kami nakatira na. Nagplano akong umuwi ng Pinas para magbakasyon at gusto ko din makita ang mga dating lugar na pinupuntahan ko. Noong nakarating na ako sa Pilipinas, pumunta ako sa lugar namin at malapit din ang bahay nila ni Bella. Sobrang gulat ko nang makita ko ang kapatid niya at tatay na hawak-hawak siya. Pinuntahan ko po ito sa kanilang bahay kahit nandito pa ang sakit na naiwan sa puso ko at ayaw ko na sanang maulit pa. Pero gulat na gulat ako sa aking nakita. Si Bella, ang taong minahal ko ng sobra, ay hindi na niya ako kilala at wala na po siyang mga naaalala pa. Kaya sa mga panahon na yon, tinanong ko ang mga magulang niya at sinabi ang lahat-lahat sa akin. Kaya pala nagkakaganyan siya dati dahil po pala meron siyang brain cancer. At nakiusap ang anak nila na huwag sasabihin ito sa akin, baka lalo akong mag-aalala. Halos hindi ako makapagsalita at iyak nang iyak ako. Nilapitan ko siya at niyakap pero hindi niya na ako kilala pa. Mas lalo akong nalungkot sa sinabi ng magulang nila na noong umalis ako papuntang Amerika ay palagi niya akong hinahanap. Kahit sila nahirapan ng umpisa dahil sa pabago-bago ang ugali ng anak nila, minsan nakakalimutan ng anak nila ang mga bagay-bagay na kahit kakahawak lang po ito. Nalaman na lang po nila nang pina-check up nila dahil isang beses sa sobrang sakit ng ulo na wala nito ng malay. At doon nila nalaman na merong brain cancer ang anak nila. Halos nagsisi ako sa ginawa ko pero huli ng lahat. At meron akong asawa at anak. Mas lalo akong naiyak at nalungkot dahil 2 buwan na lang ang binigay ng doktor kay Bella. Grabe ang lungkot po pala, makasama muli ang taong mahal mo pero hindi ka nakilala. Tinawagan ko ang aking asawa sa Amerika at nakwento ko na ito sa kanya. Dahil mabait naman ang asawa ko, pinayagan niya ako na magstay muna sa Pinas at samahan ko muna ang babaeng minahal ko ng sobra kahit sa huling pagkakataon na makakasama siya. Minsan sa buhay natin may mga pagkakataon na mawala sa atin ang taong sobrang minahal natin. Yung akala mo hanggang wakas kayo na, pero hindi pa pala.
Maraming salamat sa mga nakinig at nanood ng kwentong ito. Sana may napulot kayong aral at sana habang hindi pa huli ang lahat, kailangan natin ipakita sa mahal natin na mahalaga sila sa atin. Sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa ating Gmail account at ating bigyang buhay. Dito lang sa Tatis 20 TV. God bless you always.